Guys, ito ang garden namin ngayon. Okay lang itong ano na to, itong mga malalaki na yan, yung jasmine na nasa ano ba yan, obelisk. At saka yung dalawang potted plant ayan na variegated. Okay lang sila kasi gabi-gabi nadidiligan ng ano, dinidilig ko ng tigi isang bote ng tubig kasi yun lang yung allowed nila. Tapos ito ayan na resulta ng init ng panahon. Eh, hindi ko na siya dinilig tuloy kasi inantay na lang namin na ano siya, mamatay na lang ng kusa kasi hindi mo na siya ma-revive dahil yung ano nila, yung puno nila nag ano na, natuyo-tuyo na. Tapos itong sweet peas, sabi ko mag-ipon ako ng seeds. Yan o. Eh ano na, dahil sobrang mainit bumukas na ng kusa. Mamaya mag ano ako, kukuha ako ng mga seeds ng cosmos. Yan, may pink, may fuchsia pink at yung puti. Mamaya kuha ako ng ano, ng seeds niya. Hindi naman na yan ano, hindi naman na yan kailangan para sa next year kasi iba na namang kulay ang makikita natin dito sa garden. Pero kukuha pa rin ako ng ano, ng seeds kasi may ano dito sa amin, may fair every year, yung medieval fair. Tapos sa charity kasi yun, may plant sale ganun, kaya nagpupunla ako para i-donate doon sa ano, sa fair. Tapos ito mga bago yan eh, kaya kailangan nakasukat ang kanilang dilig every night dahil ipinagbabawal talaga yung ano, yung paggamit ng hose. Punta naman tayo dito sa likod na ano, flower bed. Just look guys. Na ano na siya. Nag-collapse na. Kasi sobrang init. Yan naman, nadidiligan naman namin yan. Pero talaga lang, ano, talaga lang hindi kinakaya ng dahon. Yung init talaga. And malungkot na sila. Sabi ng ano, ng amo ko, huwag kang gumamit ng hose kasi makita ka ng baka mamaya mayroon daw ano, mayroon daw drone. Eh mamultahan pa daw siya. Kaya hindi na ako gumagamit ng hose. Pero ano naman, nagdidilig naman ako, watering can nga lang ginagamit ko. Pero kahapon dahil day off ko, nasa garden silang lahat, eh ako nasa loob ng bahay kasi mainit masyado at napaka-humid pa. Tapos, nahiya naman din akong pahara-hara, padaan-daan kung nandyan silang pamilya. Kasi nga, it's supposed to be their family day. Kasi, ino-observe talaga nila yung, ano, yung family day na Sunday. Mula pa nung, ano, nung maliliit yung mga bata.
Yan. Ayaw din nila akong istorbohin pag Sunday kasi gusto din nila makaroon ako ng ng time sa sarili ko, ganyan. Kausapin ko sino yung gusto kong kausapin, manood kung ano yung gusto kong panoorin, ganyan. So ito na ngayon ang aming flower bed. Nakakalungkot man, pero din yan. Marirevive din yan pag umulan. Hopefully, magkakaroon kami ng ulan ngayong hapon. At ang forecast ay thunderstorm. Yan, guys. Tignan nyo yan. Oh. Regalo nila yan sa amo ko eh. Hindi talaga. Kahit na umagat hapon ko yan dinidilig eh. Ganyan pa din. Eh kahapon hindi ako nagdilig dahil day off ko. Ayan. Result. Pinagtsatsagaan ko yan na bitbit yung watering can. Kahit na sinasabihan ako na, ang tsaga-tsaga mo. Hayaan mo na yan. Palitan na lang kung kung hindi nila kayanin. Pero nanghihinayang ako kasi matatanda na yung ibang halaman. Oh, kagaya niyan. Eh kung mamatay yan, kahit palitan mo hindi na pareho, di ba? Yan. Kailangan matanggal yung itong mga lumang bulaklak para next year. Magkaroon ng bago yung magiging bulaklak nitong mga natanggalan, yung yung healthy tingnan, kasi iba din talaga, mahalata mo kung nag-deadhead ka ng halaman, makita mo yung resulta sa sunod na pagbubulaklak. Ayan ang aming Acer tree. Diba? Ang ganda ng view. Ang ngayon ang himpapawid. Noong naka-lockdown, blue na blue yan. Walang pollution. Ngayon tingnan nyo na, grayish. So hanggang doon na lang po. Maraming salamat sa inyong panunood. Salamat po sa inyong mga suporta. And don't forget to like and subscribe. Thank you. God bless us all.